Yeah, mga master, how are you today? Because me is I'm okay. Bago lang naka-recover sa dilubyo yung sinapit namin nung nakaraang linggo, no? A couple of weeks ago, grabe yung na nalasa na blizzard, no? Yung na-stuck yung sasakyan ko, no? Narita nyo naman sa video. Mula nun, may phobia na ako nun sa snowstorm na yun. Grabe pala rito. Makaniwang. Ay, naku. Pag ano, pag meron ng panglipat ng states, lipat. Ulipat tayo, no? Kasi dito, grabe. Grabe yun. Isipin mo yung 36 inches na kapal niya. So mga 3 feet, no? Grabe yun, mga master. Tapos ngayon Sabado, kasi ano ngayon, Webes sa amin. So ngayon Sabado, may snowstorm na naman ulit. Kita nyo naman, spring na yung panahon, pa summer na, and then meron pa rin snowstorm. Grabe rito. Kaya masasabi mo talagang alright. Ay, nako. So, musta kayo dyan, mga master? Dito busy pa rin sa trabaho rito sa Amerika. Talagang kuspusan yung ano natin, trabaho, kasi ang daming bayaran na mga utang, bills, you know. Kailangan hindi ka makaramdam ng pagod, kasi once nakaramdam ka, tapos malayo ka sa ano, naku, tumba ang bigasan doon. So man talaga rito, tiyaga lang talaga tayo. Congrats dun sa mga nabigyan na ng ano, no? Nag-message sa akin, nabigyan na sila ng interview date at pumasa sila sa yun, interview date sa US Embassy. Congrats. At ilang tulog na lang, andito na sila sa ano, lobby ng Panginoon, andito na sila sa dream nila, Amerika. Sa nag-a-apply, apply lang kayo sa dyan sa Mercant. May mga proseso naman dyan, may mga step by step dyan, anong mga trabaho gusto nyo. Kasama ko yun, yung naka-green, no? Naka-green na Hyundai, kasama ko sa department. Sana last na tong snow na, no, napaparating ngayon Sabado. Last na, at gusto ko naman ano, makaramdam ng init. Pag summer pa naman dito, grabe rin ang init. Mainit pa dyan sa Pilipinas. Kasi lumapit sa ano, eh. Sa araw na kaya ang init. Gusto ko yung Civic, eh. Yung Civic na sports touring. Ganda, dalawa yung exhaust niya, no? Malakas yun. Malakas din ang presyo, eh.
$30,000 million may get dyan sa atin. Dito mga master, pag maganda yung credit score mo sa credit card, anak ko, sila yung magyaya sa'yo ng mga utang. Ilang sasakyan pa gusto mo, basta kaya mong bayaran monthly. Kasi sa credit score kasi nila na nagbe-base na yun, accurate ka magbayad. Kapag wala kang credit score, wala rin utang, hindi ka napapakpang. Ganun rito, kung maganda credit score mo, matik yan kahit kuha ka pa ng sports car, no? Utang kasi rito, wala masyadong cash. Utang. Yan, kabisado nyo na yung pauwi ng bahay, no? Kasi yun lang talaga ma-vlog natin. Hindi naman tayo pwedeng gumala. Kasi pagkatapos ng trabaho ko, abay nga ako. Kapagod. Kahit mag-apply kayo sa ZIC Republic, no? Hiring doon ng mga factory workers, mga forklift operator sa Europe, no? Ngayon, dali kayo matanggap doon, mga Pilipino. Alam na kasi mga Pilipino, talagang ano, masisipag yun. Kahit di mo utusan, alam na alam yung trabaho. Kahit di mo bantayan. Yung iba kasing mga ano natin, mga puti, tamad. Kahit sa trabaho ko, mga tamad sila, reklamador, no? Reklamo agad. Hindi kagaya sa atin, ah. Mapag-ano kasi tayo, eh. Sumusunod, mapag-kumbaba. Pag andito, ah. Pero eh, pag nandiyan sa Pilipinas, nako. Hindi sumusunod mga Pilipino. Kahit sa eleksyon, nag-aaway-aaway. Alright. Isipin, masarap buhay rito, mahirap buhay rito mga master. Kaya kung meron kayong trabaho dyan sa Pilipinas na yung sweldo is maganda naman, okay naman, magnegosyo na lang kayo dyan. Pero kung gusto nyo talaga mag-process, edi gagastos talaga kayo. Buti kung pagpunta nyo sa States, may kakilala kayo. May kakilala kayo na kamag-anak nyo, kaibigan. Share kayo ng tirahan. No? Huwag kayong magsulo na mangupa ng yung sa inyo lang. Ay, naku, pang-upa lang yung sahod nyo. Hindi na kayo makabayad ng ibang bills. Lalo sa LA, yung malalaking States, ang mahal ng upa dyan, no? Kahit ang PI, siguro ang pinakamura na sa mga 1-2 sahod ka isang buwan ng 2-5 $2,500 isang buwan, no? Taltasan pa yun ng tax, taltasan pa yun ng tax as benefits, no? Iba kasi yung benefits sa ano nyo, yung mga insurance pa. And then, bayad ka ba yung 1-2? Dinugod na lang, kano? Kung may car ka pa, 400 every month. Naku, niwang. Bills ka pa. Kuha ka pa ng phone. Kasi kailangan mo ng phone dito, eh. Nasa plan, mga 100 may get every month. Kala mo, tira siya, $300. Kaya mo yung i-budget sa... Kaya kung may kakilala kayo na ano, may kakilala kayo na Pinoy na mag-share-share kayo, kailangan maging wise talaga kayo. Hanap kayo ng mura. Kailangan nasa mga maupahan nyo $500 lang isang buwan.
dapat ganun lang, no? Pero kung employer nyo is may free pa ba, may free na, pwede kayong tumira, pwede, no? Pero bihira yan dito, mga master. Hanap talaga kayo ng matirahan nyo. Di naman to kagaya ng punta ka ng Saudi na libre tirahan, libre pagkain, libre hatid, no? Iba rito, bills dito, kaya nga sa tax sila, eh. Kaya gustong-gusto nila may trabaho ka rito kasi gusto nila magkaltas. Ang good thing lang is pagkatapos ng kontrata mo sa employer mo, kailangan hanap ka ng sideline rito kasi ang trabaho mo 8 hours lang naman, eh. Kung 8 hours lang ang trabaho mo, may off ka na 2 araw sa isang linggo. Yung 8 hours na yon, pag umaga pasok mo, limbawa 7 to 3, ganun, 7 to 3 ng hapon, hanap ka ng sideline ng 3 to onwards, hanggang 4 hours, maghanap ka ng mga part-time na 4 hours sa ibang company. Kailangan, ano ka, maging wise, double job. Kung may sasakyan ka, magbiyahe ka ng Lyft or Uber, no? Uber ka, tapos hindi sikat yung Uber dito sa amin, mga master. Lyft ang sikat. Biyahe ka nun. Laki side, siguro yun, makakaano ka. Kakadiskarte ka rin. Tapos pag may experience ka, nahanap ka na lang. Ako kasi, nag-i-invest pa ako ng experience, eh. Nag-i-invest din ako ng hasa tayo sa English kasi yan yung panlaban natin, eh. Sa mga, yeah, you know, diyan pwede na apply ka na iba, tapos ano ka pa sa English pag ano na experienceado ka na, maganda na yun, apply ka ng malalaking trabaho, oh. Sideline, kailangan kaganda rito, mga master. Madali ka makahanap ng ibang sideline trabaho na, na bagong labas, no? 2022. Alright, this is Master Kigs. Ingatan ang Kigul. That was smooth and very good. All right.